Hello guys, good morning. Welcome ulit sa ating channel. And yun, proceed tayo sa ating next topic, which is yung ating trading setup using our Bollinger Band indicator. So during trading hours ko na itong ginagawa, itong video natin para matapos na at makapag-proceed tayo sa panibagong topic natin muli. Okay? So, previously, natapos na natin yung ating RSI indicator and MACD indicator under our momentum category. And of course, natapos na rin natin yung moving averages. Okay? And also with our MACD under our trend categories ng indicator. And for this video, ayun, natapos na rin pala natin yung ating chart studies, which is our price action and combined with our Fibonacci retracement. So, pinag-combine natin to doon sa isang video, guys. Okay? And sa ngayon, sa video ito, i-discuss natin yung ating isang indicator under volatility category. Yun nga, yung ating Bollinger Bands. Okay? So, fully guys, na may matutunan kayo sa video ito and makatulong sa trading journey nyo, guys. Okay? So, before we start, guys, muli, pwede nyong silipin yung ating YouTube channel, guys. So, yan, Candlestick Trader PH. Please subscribe. And of course, please hit the notification bell para maging updated tayo o ma-notify tayo kapag mayroong video na bagong i-upload tayo sa ating YouTube channel. Okay? So, sa mga hindi pa po aware, yung ating trading setup na ginagamit natin sa ating charting session is yung ating Marcy trading setup. Yan, guys. And also with our price action, support and resistance combined with our Fibonacci retracement. So ito yung dalawang trading setup na ginagamit natin sa lahat ng ating charting session dito sa ating Candlestick Trader PH channel. Sa lahat ng in a lower time frame and in a higher time frame, guys, para mayroon kayong guide and references kapag inaral nyo yung ating Marcy trading setup. Okay, hopefully guys na makatulong sa inyo itong ating YouTube channel sa trading journey, guys. And of course, maraming salamat sa mga yun nga, sa mga nag-subscribe at mga nag-comment, and lalong-lalo na doon sa mga nag-request para mas lalo tayong yun ma-motivate o yung eagerness na matuto is nandoon. Okay? So hopefully na magawa ko ngayon yung mga request nyo, guys. Okay, so let's start with our next topic, yung ating Bollinger Bands trading setup. Okay, so yun nga, mayroon tayong manilagay akong slight information dito, yung two commonly used partner ng ating Bollinger Bands kapag nagtitrade tayo is it's either RSI or MACD. So pwede tayong kumuha under trend category or momentum category, guys. Okay, so kayo na lang, guys, ang mag explore since na-discuss na natin itong both indicator na to, yung RSI at MACD. So kayo na lang yung mag-partner doon sa ating Bollinger Bands na i-discuss natin ngayon. Okay? So good luck and fully na makita nyo yung proper combination kung saan nyo yung mas gamay nyo sa dalawang ito. Okay? So may nilagay ako dito ng isang simple tip para sa ating Bollinger Bands, guys, which is very, I think, makakatulong kapag gagamitin natin itong Bollinger Bands. Okay? So, sa ating trading journey. So, mayroon akong dito as a sudden increase in volatility might result a trend reversal. Okay? So, makikita natin to as we discuss further sa ating topic natin ngayon. Okay, guys? So, mayroon akong nilagay dito ng information. Kinuha ko yung mga information natin doon sa Investopedia. And gusto ko kasing i-highlight nga yung ating oversold and overbought signals. So, Bollinger Bands are generated for oversold and overbought signals. Okay, so it was been developed by John Bollinger. Yan, so tingnan nyo na lang yung picture ni John Bollinger doon sa ating internet, guys. And of course, mayroon tayong 3 lines that compose of Bollinger Bands, yung ating middle band, upper band, and lower band. Wherein ating middle band, as a default, yun nga, yung ating simple moving average na indicator.
yung nakalagay doon sa ating indicator na yon, Bollinger Bands. And of course, meron tayong upper and lower bands are typically two standard deviations, plus and minus, from our 20-day simple moving average. Mayroon akong nilagay dito, simple illustration guys, kung ano ba yung standard deviation natin. So actually, yun lang yung ating standard deviation, yung ating how far from the normal is. So dito, ito yung ating 20-day simple moving average. So mayroon tayong 2 SD or 2 standard deviation dito. So ito yung ating standard deviation, plus and minus. Yan. So pwede rin tayong, mayroon tayong tatlong or pang kasi. Depende kasi kung ilang standard deviation natin ilagay. So yung naka-default natin is 2 SD. Yan. So which is 95%. Ayan. So nilagay ko dito information. 95% of price move habo chord recently are contained within this band. So yan. So 95% yung ating 2 SD. And for our 1 SD or standard deviation is just only 68%. So kapag nilagay natin to 1 SD doon sa ating moving sa Bollinger bands, so yung bands natin medyo iiksi, magiging narrow. Okay, so makikita natin yan mamaya guys. And pag 3 SD naman, so lalapad. Parang yung daan, lalapad kapag mas malaki yung standard deviation natin nilalagay. Okay, so hindi tayo magpo-focus dyan guys at kung paano makuha yung computation yan. So let's focus doon sa ating ano ba yung makikita natin sa Bollinger Bands. So kapag pinalabas natin guys yung ating Bollinger Bands, so meron tayong makikita dyan na median, yung ating middle band, upper band, and lower band. So yung upping middle band, so ito yan. Okay, so which is our simple moving average and acting as our support and resistance. Since tanda natin guys na yung upper and lower bands natin measures volatility. Okay, so it measures our the stock volatility. Okay, so yung upper and lower bands. Ang ginagawa ko dito, yung middle band natin is acting as support and resistance kapag gagamitin natin tong middle band guys. Okay, so dito sa drawing na to, uptrend. And mapapansin nyo niya mostly ng ating price are above our middle band. Ayan. So nagkakaroon ng pullback dyan. And angat ulit. So nagkakaroon ng bounce. At kung downtrend naman, yung price natin is mostly ay nasa below our middle band or our simple moving average. So yan yung ating Bollinger band guys, kung ano yung makikita natin. And dito sa indicator, pag pinalabas natin, makikita natin yung 20-day moving average and having a 2 standard deviation. Okay? So, to tingnan pa natin tong information na to. So, when the band opens, ito na yung sinasabi ko na kapag when the band width opens wider, volatility increases. Ayan. So, nag-open siya. And we are expecting something like a reversal na mangyayari. So yan, nagkaroon nga ng continuous up ng ating prices. Yan, so mayroon din tayo dito, when bandwidth contracts narrower, volatility decreases. So obviously naman, hindi malakas yung volatility ng isang stock, so nagko-consolidate siya. Yung tinatawag natin dito sa Bollinger Band, nag-squeeze. So discuss natin yan mamaya. And meron tayong yeah. So before we start that, okay, so bago tayong mag-start dyan, pakita lang natin guys kung paano natin papalabas yung ating Bollinger Bands para doon sa mga hindi pa aware ng ating indicator. So first, punta tayo sa Investagrams and pasok tayo dito sa indicators and type natin BB or Bollinger Bands. And meron tayong makikita dyan, 3, percent B and the width. So punta tayo doon sa Bollinger Bands. Ayan, so pag pinasok natin yan guys, so pakita lang natin to. So nandyan pa yung ating Marcy. Ayan, so si Bollinger Bands, close natin yan. So yan, si Bollinger Band and input natin is 20 moving average and 2 stand is SD. And palitan natin yung kulay. White.
ating may para mas maging visible and adjust natin yung thickness. And of course, palitan natin to ng ibang kulay. For example, yellow. Adjust natin. Ayan. So, adjust natin din yung thickness for both upper band and lower band ng ating Bollinger band. So, para maging visible siya. Okay, so, ganyan guys kung yung ating nakikita kapag pinalabas natin yung ating Bollinger bands. Okay, yung iba naman na gumagamit ng double Bollinger bands pero medyo ibang information na yun. Medyo more complex na kapag gumamit tayo ng double Bollinger bands, titingnan natin yan. So usually yung ginagamit nila dyan as trail stop. Okay, so one of the tip sa ating Bollinger bands at gagamit tayo ng 1SD as our parameters doon sa ating Bollinger band acting as our resistance. So hindi ko siya di-discuss na ngayon dito guys kasi mayroon akong important information sa last video natin about Bollinger bands. Eh so mayroon tayong Bollinger strategies dito at kinuha ko lang yung isa which is our Bollinger squeeze. Okay, so hindi ko na actually tatlo to, ang Bollinger pullback and Bollinger bounce. So, hindi ko na sinama dahil alam ko medyo magiging complicated at hindi para sa akin guys, okay? So para sa akin guys, hindi siya ganun ka helpful sa trading journey ko. At hindi ko na sinama sa video ng ito. Sa topic natin ngayon at sinama ko lang itong isa sa mga strategies na medyo effective and kaabang-abang kapag mayroon tayong nakita na ganitong formation ng ating candle. So ito nga yung ating Bollinger squeeze. When the bands squeeze together, so squeeze nga, so self-explanatory siya. It is usually means that a breakout is getting ready to happen. Okay, so mayroon tayong example dito is going up yung price. So ito yung ating bands squeezing together. Yan, so nagkaroon ng consolidation dyan. And volatility is very, hindi ganun kalakas. And suddenly nagkaroon ng break out doon sa ating price, ayan, sa ating upper band. So this is a bullish information para sa akin na pwede tayong pumasok as our entry kapag nakita natin yan na nagkaroon ng breakout or na break niya yung ating upper band and we can entry and our cut loss or exit point is below our middle band or our simple moving average. Okay, so yan yung ating pinaka-setup dyan guys kapag mayroon tayong nakitang Bollinger squeeze na isang stock or andun siya sa consolidation stage or stable yung price natin. Okay, and tingnan naman natin kapag breakdown. So ayan, so nagkaroon ng band squeeze dito. And then suddenly nag-breakout siya doon. Nag-breakdown siya doon sa ating lower band. So we need to avoid this dahil may potential na mag-drop down yung ating stock or avoid and observe muna kapag nakita nyo yung mga ganitong information guys. Okay guys, so yun lang yung aking share muna about Bollinger strategies kasi yung dalawa regarding Bollinger's bounce and Bollinger pullback, I think mas mainam na gumamit tayo ng ibang setup doon. Okay, so hindi ko siya masyadong i-introduce dito para ma-avoid confusion lalo-lalo na doon sa ating mga bagong pasok pa lang sa ating stock market. Okay, so fully guys, nakatulong itong information natin to, although basic siya. Yun lang naman talaga kailangan natin is matutunan muna natin yung pinaka-basic para ma-avoid natin yung confusion kapag papasok na tayo sa more complex and detailed setups. Okay, so guys, ito yung sinasabi ko kung bakit hindi ko na sinama yung ibang strategies, yung dalawa na yun, yung ating Bollinger bounce and Bollinger pullback. Kasi para sa akin guys, yung Bollinger strategies natin o yung Bollinger bands natin, mas effective siya para sa akin doon sa mga stocks which is in consolidation stage or stable yung bands. Okay, so yun nga yung sinasabi ko dito, ito yung squeeze. Kaya ito lang yung binanggit ko dito sa ating topic na to guys, sa strategy ng ating Bollinger bands.
yung ating Bollinger's Crease. So ito lang so far yung aking nakikita na mas effective siya kapag gamitin natin yung Bollinger Band sa indicator. So para makasakay tayo kaagad or maka-exit if ever man na mayroong movement na malakas. Okay? So yun nga, mayroon akong information nilagay dito na tips. When applying Bollinger Bands to measure overbought and oversold conditions, be mindful of the width of the bands. Okay, so yun nga yung sabi natin na kapag yung nag-spread yung bands natin, so there's something change in reversal or there's something a reversal na mangyayari. And avoid seeking overbought or oversold conditions when the bands are expanding. So yun nga. And instead, look for those conditions when the bands are stable or even contracting. So nagkakaroon ng yung bands natin is nagiging narrow. And abangan natin yung palatandaan natin, guys, ha. Kapag yung ating price is nag-breakdown siya doon sa ating lower band, so observe nyo muna or avoid. At baka sakaling magkaroon to ng drop down ng prices, so at least makaiwas tayo. Or if ever man na yung price natin na magkaroon ng break doon sa ating upper band, so yun nga, pwede tayong mag-entry dyan and mag-cut loss tayo doon below our middle band, guys. Okay, so pwede nyong i-explore, guys, para sa inyo yung ating Bollinger band indicator in trading. At shinare ko lang ito yung ating based sa aking experience. Okay, so yun lamang, guys, and meron akong nilagay ko pa rin dito yung ating stock trends kasi mahalaga ito, lalong-lalo na sa mga bago nating kapapasok sa stock market. So mahalaga ito, lalong-lalo na rin sa ating situation ngayon. So malay nyo, nakita nyo ng reversal na yung isang stock. So usually naman, yung ating stocks na yan is under consolidation, coming from downtrend siya. So bumagsak talaga yung ating mga stocks ngayon. So if ever man nakita nyo ng sideways, so may idea kayo kung ano yung setup na gagamitin nyo. Or kapag nagkaroon ng reversal, so please, guys, please review this, itong ating paano malalaman yung trend ng isang stock. So ito yung title doon sa ating YouTube channel, guys. Okay, so muli nating tandaan na yung trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay, so thank you for watching, guys. Muli, please subscribe and share. Comment down your questions and any request is highly appreciated, guys. So maraming salamat and have a nice day.